Hello po guys, kamusta po sa inyo lahat? Tayo po'y papasok na ngayong oras na to. Pero hindi po tricycle dadal natin, magmumotor po tayo. Dahil wala po yung tricycle natin, ito ang gagamitin natin ngayon, Roser. O guys, tayo pa'y paalis na. Kaya mag-helmet muna tayo. Mga BBM, solid BBM. So tara po, let's go. Bomba muna tayo. Bomba. Bomba. So tara po, samahan nyo ako. Let's go. So ito po, palapas na po tayo ng Catolos Street. Yan, nandito na po ulit tayo sa ating National Road going to Baras Rizal. Mga ABBM, ay magkwentuhan po muna ulit tayo tungkol po kay Ferdinand E. Marcos, kay Apo Lakay, Apo Makoy. Pagkwentuhan po natin siya kung siya po ba'y talagang diktador o hindi. Totoo ba talagang diktador si dating Ferdinand E. Marcos o hindi? Sa tingin po ng nakararami nung panahon na yun, ay isa po siyang diktador. Kasi po, talagang nalilinlang po tayo ng mga lahi ng dilawan nung panahon na yun. Pero ngayon po, dahil uso po ang social media, ay talagang lumalabas po yung mga hindi lumabas nung mga panahon na yun. Nung mga matagal ng panahon, talagang panay yung inilalabas lang po ng mga lahing dilawan yung ating pinapanigan, pinapaniwalaan. Pero ngayon po, talagang hindi na po ubra yung ngayon. Lumalabas po ang totoong history ng ating bansa. Marami po nagpapatunay na talagang hindi po isang diktador si dati. Sobrang mahal po ni Ferdinand E. Marcos ang mga Pilipino. Kahit po yun ay kalaban niya sa politika. Kung talagang diktador po si Ferdinand E. Marcos, eh hindi po siya mapapalis sa kanyang pwesto noong mga panahon yun. Dahil kaya po niyang gumamit ng pwersa militar upang itaboy yung mga lumalaban sa ating gobyerno. Yung mga Pilipinong nauto ng mga lahi ng dilawan na mag-kudeta. Hindi po yung people power, talagang kudeta po, ginamit lang pong kudeta yun. People power kuno. Pero wala po. Marami pong Pilipino ang talagang niloko ng mga ganid na pumalit sa pamumuno ni President Ferdinand E. Marcos dito sa ating bansa. Ling kwentuhan lang po itong ginagawa natin ngayon habang tayo ay nagbibiyahe papasok sa ating trabaho po, mga idol, mga solid BBM. Kahit po magpapasko, wala po eh. Talagang hindi po natin may iwasan na magalit sa mga nababasa natin. Pero ganun pa man po, eh talagang wag po tayong magpagalit na lang. Intindi na lang po natin yung mga naggagawa ng mga ganong usap sa mga mainstream media po. Meron din pong nangangampanya na isang presidential candidate din po na namimigay ng kung ano-ano. Isa na po doon yung paninirang kay BBM. Ang binibigay ng mga balot-balot at kasama po doon ang isang papel na merong Marcos sign o victory sign at merong kasamang question mark. Talagang desperado po ang mga kalaban ni BBM. Na talagang kung ano na pong mga ano pa po kaya yung mga gagawin nilang mga taktika at paninira. Kaya galingan nyo po mga po, galingan nyo po ang inyong mga paninira para po manalo kayo.
good luck po sa inyo. Napakabuti po niyong tao. Napakabuti niyo pong mga politiko. Na yan lang po ang alam niyong taktika sa pangangampanya. Meron naman pong isa na panay yabang yung ginagawa niyong puhunan sa pangangampanya. Kumandidato po ba siya para magmayabang lang po? Kumandidato po ba siya para manira lang ng kapwa politiko? Bakit po kaya talagang hindi nila gayahin si BBM na walang halong pamumulitika sa kanyang mga kapwa kandidato? Tama po ba? Ako po'y andito na sa ating trabaho. Kaya good luck po sa ating lahat. Ingat po, mga kasulit BBM. Salamat po sa inyong pagpanood.